doon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang nalilingid ang sino man ang gawin ng lahat ng tao. Poon ang mga ang poon ay tapat sa gawaing mabuti, siya'y nalulugod, at sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya'y sumunod. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong guro. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito. At alam naming tunay ang kaniyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, papalapit na po tayo sa pagtatapos ng panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Bukas ay katapusan na nito sa pagdiriwang natin ng Linggo
ng Pentecostes, ang araw na kung saan ay bumaba ang banal na Espiritu Santo sa mga alagad at apostoles ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ang ebanghelyo na ating napakinggan sa araw na ito ay ang katapusan ng ebanghelyo ayon kay San Juan. Nakasentro ang ebanghelyo ni San Juan sa pagpapakilala na ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ay tunay at totoong Diyos. Kung mapapansin po ninyo, noong mga nakaraang araw, matapos ang pagpapakita ng Panginoon sa kaniyang mga alagad sa dalampasigan ng lawa, ang kanilang pag-aalmusal at kahapon ang tatlong beses na pahayag ni Pedro ng pagmamahal sa ating Panginoon. Ngayon naman, tinanong ni Pedro sa Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Subalit kung inyong mapapansin, hindi ito tahasang sinagot ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ano ang ginawa ng ating Panginoon? Tanong din ang isinagot kay Pedro. At ito yung sinagot niya, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Pagkatapos noon ay nagwika ang Panginoon, sumunod ka sa akin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sadyang maraming bagay ang hindi natin malalaman. Marami tayong katanungan at marami din tayong hindi nauunawaan. Subalit kung dumating man ang panahong iyon, hindi tayo dapat titigil at hindi tayo dapat susuko. Kapag dumating sa punto ng buhay natin na hindi natin nalalaman kung ano ang nangyayari, kung tayo ay nalilito sa mga pangyayaring nagaganap sa atin, isa lang ang dapat nating gawin. Mas lalo tayong sumunod sa ating Panginoon. Mahirap sumunod sa Diyos, gaya ng aking laging sinasabi, dahil ang pagsunod sa ating Panginoon nangangailangan ng matinding sakripisyo at iba yung pag-aalay ng sarili. Ngunit lagi ko ring sinasabi, bagamat mahirap, ito ay posible. Dahil alam natin na hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon sa ating laban at kahit anumang nangyayari sa ating buhay. Kaya nga ang pagsunod sa ating mahal na poong Jesus Nazareno ay nangangahulugan din na pagpili sa tama, pagpili sa mabuti, at pagpili sa karapat-dapat. Hindi tayo mabibigo kung Diyos ang ating pipiliin. Hindi tayo magkakamali kung ang Panginoon ang ating susundan. Ito ang nangingibabaw sa kaniyang utos at ito ang narinig natin sa araw na ito. Sumunod ka sa akin. Kaya sinunod natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno sa tuwing atin siyang sinusunod, tuwing ating inuuna ang kanyang kalooban, tiyak yun, pagagalingin niya tayo sa ating mga karamdaman, pagkakalooban niya tayo ng kaginhawahan, at higit sa lahat, ihahatid niya tayo sa ating tunay na tahanan, sa kalangitan, at pagkakalooban niya tayo
ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, huwag po tayong matakot. Tara na at sumunod tayo sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, si Jesus na nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa kaniyang Ama ay nagnanais na unahin natin ng higit sa lahat ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng may pagmamalasakit na katulad na ipinakita ni Kristo sa kanyang mga apostol, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa kanilang mga tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga nagdaranas ng kahirapan, naway tumanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may karamdaman, naway maunawaan ng kanilang pagdurusa kung titiisin bilang pakikisa kay Kristo, ay maaaring maging biyaya, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at mga kaibigan, naway magtamasa ng kapanatagan sa walang hanggang tahanan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ama, binigyan ng iyong anak ng higit na pagpapahalaga sa lahat ang mga bagay na nakalulugod sa iyo, kahit humantong pa sa kaniyang pagpapakasakit para sa sangkatauhan. Loobin mo na lagi namin siyang mapalangalan sa tuwing ginagawa namin siyang pinakamahalaga sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa banal na paghahain ito, maihanda nawa ang aming kalooban sa pagdating ng Espiritu Santo
na siyang ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukot. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin
ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Yes, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
na po, Father. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sige po, ibigay mo, Father. Sige po, Father. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mong sayo'y nag-alaga. Batid ko rin kung sino ako. Mahal sa iyong lubos, handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Announcement, Lakbay Lourdes. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry, organisasyon at simbahan ng ating salubungin ang pagdating ng imahe ng mahal na Birhen ng Lourdes. Sa darating na Mayo 27, araw po ng Sabado, sa ganap na ika-apat at kalahati ng hapon, ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay gaganapin sa ika-5 ng hapon. Manatili po ang imahe hanggang Hunyo 3, araw ng Sabado, at ang misa ng pamamaalam ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pahintulutan mong sa aming pagdalangin kaming itinawid mo mula sa luma patungo sa bago na dulot ng banal na salo-salo ay makapagbago nawa sa aming kalooban sa pagsisikap naming ang lumay talikdan
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.